yan, pauwi na ako ngayon. By the way, ano uli, it's April 19, 2020, 8:51 PM ngayon. At pauwi na ako. Ito yung street na dinadaanan ko at yung uuwi ako. Marami pa rin sasakyan. So, hindi naman masyadong natatakot ang mga tao dito. Matitigas ang ulo rin ng mga Amerikano. Kaya ang daming cases ng mga COVID-19 dito. Kaya sa Pilipinas din, nabalitaan ko dito mga 6,000 plus na yata ang merong coronavirus. Sana matapos na itong salot na ito. Affected ang lahat, walang pinili, baklaman o hindi. Usually mga 15 minutes nakaka-uwi na ako. Lalo na ngayon, hindi masyado ang traffic, pero marami pa rin tao rito. Ang mga sarado dito, yung mga restaurant, sarado. Pero pwede kang umorder, kaya lang hindi ka pwedeng kumain sa loob. At saka ang social distancing din, sinusunod naman sa mga supermarket at superstore. Pag may time akong mamili bukas, kaya lang bukas kasi off ko. Pero meron naman akong demonstration na exercise something sa ospital na gagawin. May mga new equipment, may new equipment kasi ititrain kami doon. So, pero bukas din, meron din akong appointment doon sa pusa ko. Dadalhin ko sa veterinary. Buti kamo yung veterinary hospital, hindi sarado. Tinawagan ko kahapon para makasigurado ako na bukas sila. Bukas, mga alas 3 daw ng hapon, ang appointment ko para sa pusa ko. Naku, yung appointment kong yun, napospone dahil sa COVID-19. At dahil din sa schedule ko, kasi noong wala pa ang COVID-19, nagtatrabaho ako halos 5 to 6 days a week. Kasi sinasamantala ko lang para yung pension ko tumaas taas. Kahit wala akong asawa at anak, syempre marami naman ako mga pamangkin at apo. Syempre, ibig ko rin tulungan. Ayoko naman dumating ang araw na lalapit sa akin ng mga mahal ko sa buhay, hindi ko matulungan. So habang may pagkakataon at binibiyayaan ka ng Panginoon Diyos sa trabaho mo, sige lang. Kasi darating din naman ang araw kat gusto mong magtrabaho, hindi ka lang makapagtatrabaho na matanda ka na at hindi ka napakadulapay. So, katulad niya ng sinabi ko kanina, buti hindi kami ang affected lang kami, hindi kami makapag-overtime, pero yung aming number of hours sa trabaho, hindi kami na-slash. Nung una, in-slash kami, pero dahil hindi kami nauubusan ng pasyente, okay lang. Sa ibang mga unit at ibang floor, 30 hours a week, 40 hours a week, super slash. May trabaho nga sila, underwork naman. Kaya medyo magtatagal tayo sa pag-uwi ko kasi medyo nagmamaniobra ako dahil hawak ko tong iPhone. Wala namang pulis ngayon. Salamat naman, hindi sila masyado nang huhuli kasi natatakot din sila na maikulong yung mga tao, magka-coronavirus sa loob ng kulungan, kaya hindi sila masyado nang huhuli rito. So nakikita naman nyo itong itsura nitong syudad na aking tinitirhan ko. Kasama ko si nanay at saka si ate. Nalilibang ako sa trabaho at saka marami rin ako alagang hayo. Kaya nga hindi ako masyadong makapag-travel noon at hindi ako makapauwi kaagad kasi sa dami ng alaga akong hayo, hindi ko maiwan-iwanan, baka mamura ako ni ate. Kasi ba naman, tatlong aso, dalawang may pusa. Ngayon meron pa akong mga, hindi pa, namatay na yung aso ko, kaya dalawang aso na lang, isang pusa, tapos may inampun akong pusang babae, buntis pala, ayan, ang anak ng anim, kaya lang namatay yung dalawa the same day, so apat ang natirang kuting. Sabi nga ni Ate Pamigay, pero ayoko na Pamigay, naawa naman ko sa mga kuting, para mga apo ko na rin. So baka gawa ko ng paraan. O pagkatapos meron pa ako mga reptiles, birds, nako na madami. Okay sanang iwanan kay ate para lang mura ang abutin ko sa dami ng aalagaan niya. Pwede namang iba iwanan ko siguro sa
ano tawag ito, sa mga boarding. Kaya lang napakadami nila, magkano ang babayaran ko? Sana pag nag-retire ako, maiuwi ko silang lahat kung buhay pa. Kung sino yung mga mabubuhay at magsusurvive sa mga alaga ko 5 years from now or 4 years from now. That's yun ang target date ko para makapag-retire. So hopefully. O sige, hanggang dito na lamang mga kaibigan at hinto ko na itong pag-video ko. O sige, paalam, be safe and God bless.